So, yun mga idol, no, what's up sa inyo? And alam niyo naman, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. At itong video na to eh, tungkol dun sa, di ba nga, naalala nyo sa dating video ko, sira yung center panel ni Sonya. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ano, di ba, crack? Ayan, no. Tapos, nasira na siya lalo kasi dito nakakalang yung one din radio ko dito. So, dito nakakapit lang siya may dito. So, napipwera sa ngayon yung console na ganun, mag-flex pa ganun. Kasi medyo mabigat nga yung radio. Eh, dati para man, may crack na to. So, mas lalo siya nag-flex. So, ngayon, eh, no, ano na siya, hiwa na talaga. Eh, ngayon, bala ko siyang i-repair muna. Kasi, madali na naman makaharap nito. Nasa 3K to 2K, makakaharap ka ng bago nito. Magaganda pa ka. So, kung gagastos ako ng 3K to 2K, kasusun ko na lang sa ibang pa-repairs muna ni Sonya. Ngayon, nakakita ako ng magandang paraan para ma-repair muna natin yung ito, itong epoxy. And hindi ko alam kung ayos itong brand na to, Gecko. Pero, nag-grocery kami, nakita ko to. So, sabi ko, baka pwede na rin. Tapos magkano lang, oh, 55 pesos. Ay, mag-focus. Basta 55 pesos. 55 pesos siya, eh, nabili ko siya sa Pure Gold. So, ngayon, hanap lang ako ng timplahan nito. Tapos, tatry kong dalawang, ano kayo, dalawa yung agenda ko dito. Ito, mapagdikit ko to. Tsaka, pag nag-success ako dito, meron ditong pinga sa gilid. Ayan. Ito, ayan, ayan. Ayan, may pinga. So, nasa akin naman yung kaputol nito. Bahala ko siya ang buhin ulit. Tsaka para, makabit ko na rin yung radio ni Sonya. Kasi medyo matagal-tagal ko nang tinanggal yung radio. And boring mag-drive. Ridig mo lahat ng ingay. Lahat ng kalampag. Ridig mo. So, ayan, ayusin ko muna to. Harap lang akong timplahan. Tapos, timplahin ko yung epoxy. No. So ayun na nga mga idol, nakuha na ko itong templahan. Ito karton lang, simpleng karton lang. Tapos ito, buksan ko na. Tingnan ko kung ayos ba to. Kasi baka makatulong dito sa ibang mga kasentra natin. Kasi ang daming mga kasentra natin na medyo nababasag na yung center panel. Console panel ba? Nakalimutan ko na ba sa center panel yata. Ngayon may ano kasi to. Ang nangyari kasi dito sa center panel ko na to, naka-2 din si Sonya dati dito. Tapos nilipat dito yung aircon. Eh wala namang mount ng aircon dito eh. Malalagay mo siya dito, yun nga lang. Hindi siya fix na fix ang ingay. And yung 2 din hindi ganun ka-fix. Kasi wala naman siyang mountan dito. Laring bracket yung 2 din. Kaya napag-desisyonan ko na hindi naman downgrade, pero mas trip ko yung OEM na itsura eh. Mas malinis yun eh. Nandito yung radio, aircon, yung 1 din na ano ba tawag doon? 1 din na lagayan, tsaka yung cup holder. So, yun nga. Tsaka parang hindi ko rin trip yung naka 2 din na sentra kasi medyo para sa akin lang naman ah, kasi masyado ng high tech yung 2 din para sa classic Nissan Sentra. So hindi ko talaga trip, kaya yun din. Hindi lang dahil doon sa hindi siya OEM, mas trip ko lang din talaga yung naka 1 din lang na radio dito. Haluin ko na yung epoxy natin, guys. Sabi sa instruction, 1:1 lang daw itong dalawa na to. Hindi ko alam kung gaano ko kadami yung siguro kalahati, kakalahatiin ko siya para doon sa unang part. Siguro pasiling ko na siya ng sabay, no? Hindi ko alam kung 1:1 ba to, pero haluin na natin. Siguro hindi naman ganun kadami yung kailangan para dun sa dun lang sa side na yun. Tapos pag inalo daw to, meron kayong 40 minutes para i-apply siya sa paglalagyan. So, okay na siguro yan, no? Halong-halo na yan. So yun nga, pagkahalo, pag isang kulay na lang daw siya, pwede niya nang gamitin. So ito yung center panel natin. Sa likod ko siya lalagyan para hindi alata. Pero kung kailangan ko siyang lagyan sa harap, okay lang naman. Pipinturahan ko na lang ng itim. At apply lang natin ha. Medyo mahirap pa. Kailangan fix yung ini-repair natin eh. Ganyan siguro. Magkakaliwa tayo guys. Hindi pa rin ako kaliwete. Pero let's try. Medyo mabaw. Mabaw. Nahirapan ako. Kanan dapat. Kanan. There's no turning back. Kapag medyo pangit yung finish niya, lilihain ko na lang sa labas. Pag yung kinailangan nating mag-epox sa labas, lilihain ko na lang siya. Tapos baka pinturaan na lang natin ng itim. Baho! Isipon pa naman ako, baho! Sana tumalab to para kahit pa paano maayos yung center panel. So, niya. Gusto ko tanta rin para sure na titigas. So, ayun na nga, lumabas na dito sa butas dito. So, lalagyan ko na pati yung harap. Meron din naman wala nang no choice. Lagyan na natin. Ang bago talaga. Ano
to, hawakan ko hanggang matayo. Kasi hindi siya kumakapit eh. Hindi siya parang maitibad na pwede mo nang bitawan. So mga idol ngayon, baka itutok ko nun to sa electric pan para tumigas agad. Medyo nakakangawit. Balik ako kapag okay-okay na siya. Hindi pa ako makapit eh. Pag binitawan ko, bumubuka pa rin siya eh. So tututok ko lang to sa electric pan. At yun na mga idol, natuyo na siya after siguro mga dalawang isa't kalahati to 2 hours. Ang ginawa ko, pinabayaan ko na siya. Nung una, tinutok ko siya sa wala, inerkunan ko na nga eh, para ano, matuyo siya agad para lang kumapit. Eno, tibay naman siya mga idol, sobrang tibay. Eno, tibay siya. Basta matuyo siya, matibay siya. Yun nga lang, kapag basa pa siya, yun medyo ayaw niyang kumapit agad. So, ang ginawa ko, pinatuyo-tuyo ko pa muna siya. Hanggang sa parang maging malagkit na siya. Kasi yung pagkakahalo mo pa lang, parang tubig-tubig pa eh. So, pinatuyo ko siya ng onte, tas tsaka ko siya parang pinres para magdigit siya. Kasi since medyo malagkit na nga yun, medyo tuyo-tuyo na siya, magdidikit, kaya niya na i-hold. Kasi pag nung basa pa siya, hindi eh, parang bumubuka siya lagi eh. Yan. Tsaka may mas maganda yata ang technique dito. Maganda yata dito, manipis lang. Kumbaga, ninipisan mo muna siya para magdikit lang. Ito, tignan niyo yung ginawa ko dito sa isa. Yan, yung sa isang pinakita ko na pingas kanina. Yan, di ba? Balikan, rewind nyo na lang kung nakalimutan nyo na. Yan, oh. Ang ginawa ko dito, sinauso ko lang itong napaka-unti na to. Tapos, ilagay ko siya dyan, tapos ito, tibay, oh. Tibay niya. Nga lang, yun niya. Kaya dito, maganda sana kung light coat lang muna nilagay ko. Tapos, pinagdikit ko lang siya agad para hindi na ganitong messy. Messy, oh. Tsaka maganda yung pagka-dry niya. Glossy, pero liliyahin ko to para hindi masyadong pangit tignan. Tapos baka pinturahan ko na lang din to. Yan, yan siya mga idol, oh. Parang nasa bugad lang ng ano yun, no? Ito yun sa kabila. Yan. Maganda sana kung ganito lang din nagawa ko dito para medyo malinis siya. Para di na magliliya, pero lahat tayo no choice. Liliyahin ko muna itong mga idol. Ah. Tapos baka pinturahan ko na lang din ng botni na flat black botni wax pala yun. Update ako sa inyo pag naliya ko na. Medyo matagal yun eh. Paano ito na nga pala mga idol, no? Naliya ko na yung buong panel. Yan. Hindi ko na masyadong niliya yung iba. Ito lang pinaka-niliya ko. Kaso kuminis siya eh, no? Kaya pipinturahan ko talaga siya ng flat black na ito, Bosni. Meron pa akong tira dito. Yan ang gagamitin ko. Sana hindi masyadong halata kasi iba yung texture niya. Makinis eh. Ito, medyo rough nga. So, pinturahan ko muna, mga idol ha. Hindi na nasasama sa video yun kasi pipintura lang naman tayo eh. Mabilis lang. Takpan ko lang to. Itong cigarette socket natin. Pinturahan ko muna. At yan na mga idol, yung center panel. Di halata eh, no? Pag malayo eh, no? Parang walang repair eh. Pero pag lumapit, kita ba? Teka. Yan. Pag ano, nilapitan mo, kita siya eh. Kasi nga, makinis siya eh. Ano? Makinis siya. Iba siyang texture niya dito sa normal. So, hindi ko naman pwedeng liyahin ito masyado kasi ninipis siya, mababaliwala yung dikit niya. So, okay na siguro yan. Kaysa naman yung may crack talaga, no? Tsaka sa malayo naman, di naman halata, no? Kung alam mo lang siguro. Pero siguro pag nakalagay na kay Sonya yan, hindi na halata yan. Tsaka pininturahan ko rin yung parang bezel ng one din ko para itim na din siya, para clean look lang. So, ngayon, kakabit ko na ulit siya kay Sonya, center natin. And tingnan natin kung ma-hold niya kaya yung one din ko. Kasi nga, dito sila nakakapit eh. Diyan nakakapit. Eh, medyo mabigat yung radio. Hindi ko alam kung kakayanin lang. Tara, punta tayo sa center natin. Ikabit natin. Yan mga idol, dito tayo sa center natin. Yan. Kung hindi kayo marunong magtanggal nung center panel, daturo ko sa inyo ng mabilis lang. Kailangan nyo munang gawin, tanggalin yan dito para mahila nyo siya palabas, no? Yung sa akin kasi, parang may ganito na lang, yun. Yung may tornillo sa dalawang gilid. Hindi ko alam kung yun yung original niyan, pero sa akin ganyan. Tapos, yung pinaka-tornillo ng center panel, ito, nandito siya sa likod nung lagayan ng barya. Ito, tapos itong dalawang to. Nya, itong, tsaka tapos itong dalawang to. Bali, tatlo. Papapansin yung aircon switch ko. Usak-usak na. Pero papalitan ko din yan. Hindi lang ngayon. Pero gumagana pa naman siya eh. Pwede pa ito pansamantagal. So babalik ko lang muna yung dito. Pati yung one din ko. Yung radio ko yan. Babalik ko lang muna. Hindi ko na mapakita sa inyo. Mabilis lang. So yun na mga idol, no? Kaso yun nga lang. Medyo halata. Pero I'll take it for 55 pesos. And sa tira-tirang Bosni, di ba? Pwedeng-pwede na. Wala pa kasi akong 3K bar sa bagong center panel. Ano, okay din naman.
Wala talaga. Kaya yung mga kung panonorin nyo to, mga idol, kumabot kayo sa video na to, try nyo muna i-build, build ano ba yun? Unti-unti nyo lang munang i-build yung pag-e-epoxy. Hanggang naaari, kung maninipisan nyo sa simula, hanggang magdikit lang muna sila. Tapos pag nakadikit na sila, tsaka nyo sulidin para hindi ganito kakapal. Ako kasi kinapalan ko agad. So, yun lang. Tsaka okay din to guys, kung mga pakrak pa lang yung mga center console nyo. Yung sa akin kasi talagang naputol na yun, kaya medyo mahirap. Pero kung may nakakapit pang unti, tapos kunyari may crack lang dito, madali yun guys. Kasi dito, tignan nyo, yung isa, yung maliit na chip doon. Ganda yun, oh. Hindi masyadong halata. Pero taguran din kasi. So, yan na yung center console ko, guys. Yan. Kung mapapansin nyo dito, yung, yan nga yung aircon switch ko. Sira to kasi nga, dati nandito to. So, yung mga mount nito sa gilid, pinutol nung dating may-ari. Kaya hindi ko siya may mount doon sa stock mounting niya. Tapos, itong one din packet ko naman, hindi naman to pang sentra, pang lancer to, binigay lang ng tropa. Yan, tapos ito yung cup holder. Gaya ng ano, barya at yun, yung cigarette. Buti gumana pa, oh. Nabasa ako to, eh. Nainugasan ko yung center panel, nabasa ako. Buti gumana pa siya. And siguro next ko yung ano naman dashboard ko kasi eh nung na pumutok na. Dati ito lang yan, eh. Dumiretso na siya dun. So yun mga idol, hanggang dito lang itong video na to. Sana makatulong sa inyo to kasi alam ko marami sa ating mga kasenter mga basag-basag na yung center panel. And kung wala pa kayo masyadong budget, pwede na to. Kasi ganoon din naman, eh. Bibili rin naman. Parang 55 pesos won't hurt naman. Kumpara doon sa, kunyari, 3K. In the future, bibili kayo. Ano ba naman yung 55 pesos lang, di ba? Let's say, bibili kayo in the future, makabili kayo ng, let's say, 2K. So, hindi naman sa doble gastos, eh. No? Wala pang kalahati, eh. So, yun nga. Magkano lang ba ng gastos ko dito? 55 pesos, tsaka kung wala kayong tirang Bosni, magkano lang naman Bosni? 120, 90 pesos, mga ganun. Eh, ako meron akong tira, so 55 pesos lang talaga. And kasi nakita ko lang talaga ito, nag-grocery kami nung girlfriend ko. Sabi ko, pwede yata ito sa plastic, ah. Yan, pinili ko, 55 pesos. So, ayan mga idol, sana makatulong sa inyo itong video na ito. And kung nagustuhan nyo itong video ko, please consider subscribing sa channel ko. And share nyo na rin sa mga kapwa nyo kung may mga central bodies din kayo, no? Share nyo na rin itong video ko para basta notorious itong issue na ito, yung center panel ng mga center natin. So, yun lang guys. No? Like, comment, and subscribe sa channel ko. Maraming salamat sa pagnood. Peace!